So what's up guys, ngayong araw meron naman akong tuturo sa inyong bagong tutorial. So meron tayo ditong iPhone na naka-activation lock. So hindi na po natin alam kung ano yung iCloud ID nito. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin ng iCloud pagka hindi na natin alam yung password tsaka yung ating Apple ID at iCloud ID. So ito yung gagamitin natin ng application. So sabi dito, unlock various iPhone lock effortlessly. So kung meron kayong problem sa inyong iPhone, kung meron kayong screen passcode, yan ay 4 to 6 digit passcode, Face ID, Touch ID. So kayang tanggalin po yan ng application na to. So kung meron naman yan iCloud activation lock, pwede natin i-bypass yung iCloud lock kahit walang previous Apple ID. So Apple ID, so pwede rin natin i-delete pag nakalimutan natin yung ating password. And then we can bypass MDM lock to remove MDM profile. So yan, kaya ng application natin yan. Pwede rin yan tanggalin yung screen time passcode. So reset screen time passcode to remove the restrictions. So yung find my iPhone, pwede nating i-disable yan kahit walang Apple ID at password. So ito yung mga scenario na pwede niya tanggalin. May passcode, disabled, broken screen. So kung just in case na hindi natin matouch, so pwedeng kontrolin niya ng ating application. So kung lost iPhone, so pag nakaganto siya, pwede rin natin i-remove yan. And then yung activation lock. So unlock all your iPhone locks instantly. So napakadali lang po niyang gamitin guys. So madali lang application na yan. Papakita ko sa inyo guys kung paano tanggalin yung ating iCloud account kahit wala password. So stay tuned lang kayo guys. Tuturo ko sa inyo kung paano. So bago natin gawin yung procedure guys, so meron tayong mga requirements na kailangan gamitin. So kailangan natin ng flash drive. Kailangan din natin ng ating USB charger. So okay lang kahit hindi original, basta nakakapag-transfer ng data sa computer. So mas maganda pa rin kung original. And then at syempre, kailangan natin ng computer. So pwede tayong gumamit ng desktop or laptop. So kung meron kayong MacBook, mas maganda guys kasi mas mapapadali yung proseso natin. So ganito yung gagawin natin guys, tuturo ko sa inyo kung paano. So guys, kung sa atin yung account nitong ating Apple ID, so pwede muna natin siyang subukang i-recover sa Apple website. So mas maganda kasi guys pag yun talagang ni-recover natin siya yung account kasi mas mafu-fully function natin yung ating iPhone. Unlike kasi guys sa bypass, meron tayong downside dyan. So hindi natin magagamit yung SIM card, hindi tayo makapaglagay ng passcode, hindi tayo makapaglagay ng bagong iCloud account. So yung mga downside niya. So magagamit nyo lang siya through Wi-Fi only. So kung Wi-Fi nyo lang naman siya gagamitin, okay lang tong bypass na to guys. So kung di nyo talaga matandaan yung ating account, proceed tayo sa pag-bypass nitong iCloud ID. So meron tayong malupit na application dito guys. So dito, from i2lab, so meron tayong malupit na application dito. Lalagay ko na lang yung link sa description. Meron na rin siyang tutorial dito kung paano tanggalin ng ating iCloud activation lock without password. So nandito po yan. Kung gusto nyo basahin lahat guys, pwede naman. Pero tuturo ko naman yan sa video kung paano siya gawin. So kahit guys, iOS 15, so supported din niya. So, pakita ko sa inyo guys. So, download muna natin. Click natin itong free download kung Windows ang gamit natin. So, download natin siya. Then, click lang natin yung save. And then, i-install na natin siya guys. So, once na nag-appear to, click lang natin yung okay. Click natin yung accept. And then, next. And then, next lang natin to. And then, yes. And then, create desktop shortcut. Next lang natin. So, antayin natin ito patapos. And then, after that, click na natin yung launch and lock go. So, click finish. Yon, ito na yung ating malupit na application. So meron tayong unlock screen passcode and then iCloud account. So ito yung ating ibabypass ngayon. Ito yung ating gagawin ngayon. So meron ditong unlock Apple ID and then pwede nating i-disable yung find my iPhone. And then meron naman din tayong unlock screen time passcode and then we can bypass also MDM, yung mobile device management. So once na naka-enable din, pwede natin siyang i-disable din dito. So pero guys, ang pinakagagamitin natin ngayon is unlock iCloud activation lock. So pwede nyo na lang explore yung mga iba. So click natin to. And then, halagay dito, remove iCloud activation lock screen. So it requires jailbreak. So ang first step natin is kailangan natin i-jailbreak yung ating device. Then, pwede natin i-click yung start. Oh, please connect your iOS device. So yan, sasaksak na natin siya guys. So make sure okay yung connection, dapat ayos na ayos yung cable pag kinabit natin to sa phone papunta sa computer para hindi magka-problema yung ating pagda-download ng firmware. And then, kailangan naka-charge din siya at least 50% pataas. Yan, connecting and then magda-download siya ng ating firmware. So kung hindi pa siya naka-update, pwede siyang mag-update na dito. Pero kung updated naman yung inyong firmware, pwede na tayo mag-proceed sa ating jailbreak. So kailangan natin mag-burn ng jailbreak environment sa USB flash drive. So kailangan na natin gamitin dito guys yung ating flash drive. So isaksak muna din natin to. Pero guys, kung naka-MacBook kayo, hindi nyo na kailangan maglagay ng USB dito dahil pwede na kayo mismo mag-jailbreak sa MacBook natin. Then follow nyo lang instructions sa ating application. Then kung naka-Windows naman, proceed po tayo sa USB. So sa flash drive guys,
kahit yung pinakamaliit na MB lang. So, hindi naman siya required na malaking gigabyte. So, itong ginamit ko guys is 512 MB lang to. So, napakaliit lang niya. So, ito na yung sinalpak natin ng flash drive. Then, kiklik lang natin yung next. So, kailangan guys walang laman yung flash drive kasi pag mag-burn tayo is mabubura lahat ng laman. So, click lang natin yung yes. So, wait lang natin to guys matapos. Okay, after that guys, so pwede nyong iscan tong QR code or punta kayo dito sa website na to. So may instruction dyan guys kung paano gawin. Pero ipapakita ko na rin sa inyo guys kung paano mag-jailbreak. So guys, after natin i-burn yung ating jailbreak tool, so hayaan natin dyan yung USB, then i-restart natin yung ating computer or laptop. So restart lang natin to. So dito guys, kailangan natin mag-boot sa ating flash drive sa USB. So kailangan pag ni-restart natin yan, magbo-boot itong computer sa USB natin. So iba-iba po yan kada computer. So pwedeng F12 yung kinya. So try natin pag-restart, pindutin yung F12. So hindi siya gumana. So pwede siyang F12, F8, F11. So titingnan niyo rin guys kung ano yung model niyo ng laptop. Search niyo sa Google kung paano siya pumasok sa first boot ng USB or sa BIOS. So kung sa BIOS naman guys, kung walang first boot, punta kayo sa BIOS. So pwede yung F2. Pwede rin escape or delete. Yan, pasok tayo sa F2. And then, hanapin lang natin yung boot. Punta tayo sa boot. And then, boot priority. Makikita nyo guys, yung USB HDD. So, ito yon yung UDIS. Ito yung nakakabit na flash drive ko. So, para i-move nyo yan, pindutin nyo lang yung plus or minus. So, nakalagay naman dito kung paano siya i-move. So, pwedeng F6 or F5. Change values para mumove yan. Pwede rin plus or minus. So, pangikita nyo guys, minumove natin yung USB HDD. Ang gagawin natin dyan guys, is imove natin siya sa pinakauna. Para siya yung maging boot priority order. Para pag nag-restart yung computer, dun siya una pupunta sa USB. Then, escape na natin. Punta tayo sa exit. And then, exit saving changes. And then, yes. So, dapat guys, pag nag-restart yung computer, is mapupunta na siya dun. Ayun, kita nyo guys, nag-boot na siya sa ating USB. So pag nakita natin tong guys, meron tayong mga option dito na welcome, tapos meron ditong check rain, CLI mode. Pindutin lang natin tong check rain, Alt F2. So Alt F2. So nandito na tayo sa ating check rain jailbreak tool. So una natin gagawin is isasalpak na natin yung ating iPhone. Saksak natin siya dito. Yan, makikita nyo guys, na-detect siya iPhone 6, iOS 12.5.5 connected in normal mode. So naka-normal mode siya. And then, so pag naka-connect na tayo, punta muna tayo sa options. And then, i-check natin tong allow untested iOS. So, select natin yan. And then, yung skip all BPR check. So, dapat nakaselect din yan. So, ganyan siya dapat guys. Gayahin nyo na lang yan. And then, mag-back tayo. And then, select na natin yung start. So, dito guys, kailangan natin ilagay sa DFU mode yung ating device. So, ituturo dito kung paano tayo mag-DFU ng ating device. So, papakita ko sa inyo guys. I-click lang natin yung next. So, pumasok muna siya sa recovery mode. Yan, enter recovery mode. Makikita niya yung phone, nagaganyan na siya. So, yan ang itsura ng naka-recovery mode, guys. So, yan guys, meron ditong instruction kung paano siya ilagay sa DFU mode. So, once na nag-click tayo ng start, ang gagawin natin is press and hold yung side button tsaka home button. So, ito yung power tsaka home button for 4 seconds. And then, i-release natin yung side button pero hindi natin bibitawan yung home. So, ganun ang gagawin natin. So, click na natin yung start. Then, hold na natin siya. Bitaw ng power button. So, naka-hold pa rin ako sa home button. Yun. Nakalagay na, device entered DFU successfully. So, antayin lang natin to guys. So, dapat magiging ganito yung itsura niya. So, gina-jailbreak niya na yung ating phone. So, all done. So, ganun lang kabilis guys. And then, enter na natin. So, tapos na yun. Nakapag-jailbreak na tayo. So, antayin na lang natin ito mag-boot. And then, pwede natin i-restart yung ating computer. So, yan guys. Kung makikita nyo, naka-activation lock pa rin tayo. So, ulitin natin yung kanina. So, balik tayo dito sa ating application. So, click natin ulit itong unlock iCloud activation lock. So, click na natin yung start. So, makikita nyo guys, nag-iba na yung ating option. Kanina, dinala tayo sa jailbreak kasi hindi pa naka-jailbreak yung ating phone. Ngayon, nakalagay na dito is please confirm your device. So, once na naka-jailbreak na yung ating device, ganito na yung ating makikita. So, ito yung ating iOS version, yung model ng phone, tapos yung UID niya. And then, after that guys, click na natin yung remove para matanggal na yung ating iCloud account. So, click remove. And then guys, dito, kailangan nyo nang bilhin yung ating software.
So, mura lang naman to guys. Sulit naman siya pag binili natin kasi mas mapapadali yung pag-bypass ng ating iCloud. So, meron ako kasi guys, process nito, yung libre lang, pero medyo complicated siya pagdating na dito. Tapos minsan nagda-down pa yung server. So, medyo masakit sa ulo. So, marami din nagko-comment sa akin kung paano ba yung mga ganito. So, free version kasi, kaya medyo mahirap. Tapos, nade-detect pa as virus yung application. So, ito guys, para hassle-free na kayo, pwede nyo mambilin tong license. So, ililink ko na lang guys sa description. Tapos, meron tayong code dyan na may discount kayong 30% once na ginamit nyo yung ating promo code. So, check nyo na lang guys sa description. After that guys, pag nakuha nyo na yung inyong email tsaka code, so ilalagay nyo lang yan dito. And then, click register. So, once na successful na guys, pwede natin i-click yung remove. So, antayin lang natin to guys matapos. So, nakalagay na dito, iCloud account activation successfully removed. Then, antayin lang natin itong loading. Yun. Yan, nasa home screen na tayo. So, ganun lang siya kadali guys, diba? Kung hindi kayo masyadong techy pagdating sa mga process, is napakalupit nitong ating application na si Unlock Go. Marami pa po kayong pwedeng gamitin dyan sa mga function nito. So, sulit na yung babayaran nyo guys. And then, after that, once na na-bypass na natin, make sure na i-disable nyo itong ating software update. So, once na nag-update kasi yan guys, nag-lock ulit siya. Pero in case naman mag-lock siya, ulitin nyo lang yung process guys, is ma-unlock pa rin siya. So, itong automatic update natin dapat is naka-off. So, hindi nyo rin siya pwedeng lagyan ng passcode guys. So, pwede rin tayong maglagay ng ating Apple ID dito sa App Store para makapag-download tayo ng mga applications. So, wag lang tayo maglalagay ng iCloud kasi this is only a bypass phone. Pero magagamit nyo na siya guys. So, makikita nyo guys, nakapag-install na ako dito ng Messenger, Facebook. So, pwede ka rin maglagay ng games, application. Full function pa rin naman siya except for SIM card and yung mga updates natin. May Wi-Fi pa rin naman to. Connected pa rin naman tayo sa Wi-Fi. Yan guys, sana nakatulong yung video na to. Napakadali lang naman siyang gamitin guys. Hindi na kayo mahirapan sa mga registering ng IFRP. So, hindi na kayo mahirapan sa mga down servers. So, isang click na lang po, mariremove nyo na yung inyong iCloud account. So, sana nakatulong to guys. O, magkita kita tayo sa susunod. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you sa next video. Bye! Thank you and God bless!